Hindi man isinilang ng iisang ina. Maganda at matibay ang samahan ng 15 mga anak ni Joey Marquez. Kasama po natin ang mga anak ni Manong Joey. Win-win, Yodge, BJ, Joey Ann, MM, and Sia. Hello. Okay, kumusta ba ang daddy niyo? Paano siya bilang daddy? Matalino. Wow! Papa, hindi namin maiisahan. Ay! Mahirap mag-lie kay daddy. Talaga? So, nabubuo kayo? Ano ba yung worst na ginawa ng daddy niyo? Pagdating sa boss? Kinonsyaba niya yung mga kapatid kong lalaki. Pag sa mall, may kakita akong friend na, "Uy, hi!" Bigla nila ako kakablutin sa sabunutan. Which is talagang nangyari talaga yun. Pati ako, namumula na ako kasi nakatingin na lang sa akin yung kaibigan kong lalaki. Parang ayoko na magpakita sa school. What is a typical day for you na magkakasama kayo? Do you ever get a day na magkakasama talaga kayo? Oo, nagluluto ako pag ano. Pero basically, ginagawa ko pag ano sila nagluluto. Yeah. Ano yung nakakagalit sa kanila? Pag hindi kami nag-text. Yo! Failed grades. Oo, tapos pagpupunta kami sa bahay niya, magkano ba isang text? 1 peso lang, di ba? Wala kayo 1 peso. Ito pa, tita, ito pinaka-drama niya. Pag ako, namatay ako. Regret nyo yan, hindi nyo binibisita. Payag pa ba kayo i-kiss kayo ng daddy nyo in public? Kaming girls, ah. Natatakot kami kasi minsan napagkakamal aming girlfriend. Actually, serious? That's true. Serious? Dito kasi naglalakad kami sa mall. Tapos tawag ng daddy ko, ni Papa, parang, "Baby, baby, what do you want? What do you want? You want shoes, baby?" Lahat tumitingin. Tapos the next day, may blind item. May bagong girlfriend si Joey Marquez. Bata! Was it hard for you to accept na madami kayo? No. He made it easy for us, eh. Bakit importante sa'yo na magkakasundo silang lahat? Kailangan kasi to put all 15 together, dapat okay ka sa lahat sa kanila, eh. Para walang magselos, walang magtampo. How did you manage to do all that? Basta, ano, ha? Pinaparati ko sinasabi sa kanila, there's no such thing as half brother, half sister. So either it's your brother or your sister or your friend, period. Proudest about your dad? His achievement. Yes. Kasi from nangyari talaga yung from rags to riches, eh. I think he always makes us realize how blessed we are and dapat we have to appreciate the things that, you know, that we have. Okay lang ba sa'yo na magka-love life si daddy niyo ulit? Meron bang love life si daddy? Ang laki ng allowance nito mga to, ha? Ang laki ng allowance, ha? Alam niyo, tita, kasi kung saan masaya si daddy, okay kami. Pero for me, huwag na siya magpakasal ulit. Why? Masaya na siya na dito naman kami, eh. I mean, bakit kailangan pa ng... Ba't kailangan pa niyang ikasal? I always tell my children na they are my first priority. Na alam nila yan, nasa isip nila, nasa puso nila na pag may umaway sa kanila, ako kaaway, kahit sino. Meron ba siyang nagawa ever na kinagalit ka sa kanila? Never, tita, with me. Never ako nagagalit talaga. Especially with Papa. Kasi nakita ko talaga yung... I know from... his father, compared to what he's doing to us, talagang sobrang anlaki na pinagbago, eh. So, kami mga kapatid ko, it's appreciation. But whatever Papa gives us, that's more than enough for us. Birthday wish for Dad. Yan. Win, eh. Ano po? Stay healthy. Wait. Kasi may hika siya, eh. Ever since naman, pag maganda yung health ni Daddy, masaya siya, eh. Mm-hmm. So, pag masaya kami lahat. One word to describe Daddy. Wedding too. Pwede naman. Pwede. The best. One word to describe that. Comedian. Daddy. Yeah. Ikaw may sabi nito na yung malalaman mo lang kung paano ka naging magulang sa mga anak is sa words ng mga anak mo or sa mga things na gagawin nila for you. Sabi ko nga, as they go older, sabi ko nga, the first thing you have to do is take care of yourselves. Don't mind me. I will not be a burden to you. Even if I get old, I will never allow myself to be burdened to you. Number two, sabi ko, I will always be a father to them. Number three, I'm blessed kasi in spite na madami sila, wala akong inape, wala akong ninakawan, wala akong inisahan, wala akong ginancho para buhayin sila. From the single centavo I spent for their education, for food, pagmula ng bata ako, inipon ko talaga ngayon. Was there ever a time na naisip mo that you might have failed your children? Yeah, many times. Kasi sabi ko nga eh, I can never be a good husband. No. I can say that, and I admit that.
Pero no one can tell me how to be a good father. Because I am a good father. What are you most thankful for, Manojo? Na andyan sila lahat, kahit pa paano, hindi sila nag-aaway-aaway. Kahit may tampuan ng konti, madali-madali, maayos. Alam naman nila na minsan nagtatampo ako, pero alam mo, kahit anong galit mo sa mahal mo sa buhay, pagka lumapit na sa'yo at sinabi ng daddy, lahat natutunan. So, sabi ko nga, if ever I be given another life, gusto ko sana tumanda pa ng mas matanda at makita ko silang tumanda mabuti. May regrets ka ba sa buhay? Siguro regrets ko yung masyado akong naging pilyo siguro. Pero by the end of the day, sabi ko nga eh, it showed me how to be stronger and be more responsible. Sometimes it needs the biggest mistake eh, to be a bigger man. Sino ba si Mano Joey nung 15 siya? Alam mo, ang di ko makalimutan, pag sumasakay ako ng jeep, parati ako nasa istribo na kaupo. Parati ko sinasabi na parang araw sana kung magkapamilya ako, mahirapan. Kaya God gave me the youth siguro to be more aggressive. Kaya I did everything I could para kung asan man ako naroon. Dahil pagtanda ko, titignan ko nila yung fruit of my labor. And this is it, my children. And on that note, happy birthday, Mano Joey! Thank you! Mas naiyak ka sa akin. Nakakaloka! Nakakahiya! Thank you, Mano Joey! Happy birthday! Thank you.